15 mga ipinagbabawal na self-defense tools na sobrang mapanganib at malakas. Welcome sa Arvin Polo TV. Sa ating buhay ay hindi maiiwasan na makatagpo tayo ng mga tao na may masasamang loob. Maaaring may balak silang masama sa atin. Dahil dito ay mahalaga na alam natin kung paano natin dedepensahan ang ating sarili. Ngunit ang ilan ay gumagamit ng mga ipinagbabawal na tools bilang proteksyon sa kanilang sarili. Pero bakit kaya ipinagbabawal ang mga ito? At sa video na ito ay aalamin at pag-uusapan natin ang 15 na mga ipinagbabawal na self-defense gadgets. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Brass knuckles. Ang brass knuckles o knuckle dusters ay isang metal tool na isinusuot sa kamay para mas lumakas ang suntok. Karaniwang gawa ito sa solid metal at may mga butas para sa bawat daliri. Minsan ay may dagdag na spikes o butas pa ito para mas masaktan ang kalaban. Ginagamit ito sa laban at self-defense. Pero sa maraming bansa at estado ay ipinagbabawal ang brass knuckles dahil sa sobrang delikado nito. Ipinagbabawal ang brass knuckles dahil sa sobrang pinsalang maaring idulot nito. Ang suntok gamit ang brass knuckles ay pwedeng magdulot ng bali ng buto, sugat sa ulo o maaring ng kamatayan. Maraming batas ang nagbabawal sa pag-aari, paggawa at pagbebenta ng brass knuckles. Halimbawa, sa United States ay maraming estado tulad ng California, New York at Illinois ang nagbabawal dito. Sa United Kingdom ay bawal din magdala ng brass knuckles sa publiko at pwedeng makulong ang mahuhuli. Bukod sa pagiging delikado, ay masama rin ang image ng brass knuckles dahil ginagamit ito ng mga gang at kriminal. Madalas, itong ginagamit ng mga gang para ipakita ang kapangyarihan nila at sa mga alitan. Ang pagkakaroon ng brass knuckles ay parang nagpapakita na gusto mong makapanakit, kaya mahigpit itong binabantayan ng mga awtoridad. Ang mga checkpoint, airport security at pulis ay nagbabantay sa ganitong mga armas para maiwasan ang panganib. Ngunit kahit ipinagbabawal ay may mga tao pa rin na nakakahanap ng paraan para magkaroon ng brass knuckles. Madalas itong mabili online sa mga website na hindi mahigpit o sa mga black market. Number 2. Stun guns or tasers. Ang mga stun guns at tasers ay mga self-defense gadgets na ipinagbabawal sa ilang lugar dahil sa kanilang lakas. Ang stun guns ay mga handheld device na nagbibigay ng mataas na voltage ng kuryente kapag itinapat sa katawan ng kalaban. Habang ang tasers naman ay nagpapaputok ng mga wire na nakakabit sa projectiles na nagdudulot ng kuryente mula sa malayo. Ginagamit ang mga ito upang maparalyze o mapahina ang kalaban nang hindi kinakailangang pumatay. Ngunit ipinagbabawal ang stun guns at tasers dahil maaari silang magdulot ng seryosong pinsala o kamatayan. Kahit na idinisenyo sila para pansamantalang paralysis, ay may mga pagkakataon na nauuwi ito sa cardiac arrest o permanent damage, lalo na kung mali ang paggamit nito o sobrang tagal ang exposure. Ang mataas na voltage ng stun guns at tasers ay maaaring magdulot ng problema sa puso na posibleng magdulot ng kamatayan sa mga taong may sakit sa puso o may pacemaker. Gayon din, madali lang maitago at madala ang mga stun guns at tasers kung kaya't nagiging madali rin para sa ilang loob na gamitin ang mga ito sa maling paraan. Dahil dito ay maraming bansa at estado ang nagpatupad ng mahigpit na regulations o tuluyang pagbabawal sa pag-aari at paggamit ng mga ganitong gadgets. Ang paggamit ng stun guns at tasers ay maaaring magdulot ng legal na problema para sa mga gumagamit nito, lalo na sa mga lugar na ipinagbabawal ang mga ito. At ang hindi legal na paggamit ng mga self-defense gadgets na ito ay maaaring magresulta sa pagkakaaresto o pagkakakulong. Sa maraming lugar ay tanging ang mga pulis lamang ang pinapayagang gumamit ng mga stun guns at tasers bilang bahagi ng kanilang trabaho at proteksyon. Number 3. Nunchaku. Ang nunchaku ay mula sa Okinawa, Japan. Dati ay ginagamit ito sa pagsasaka para mag-iik ng palay at kalaunan ay naging sandata ito sa martial arts tulad ng karate. Sa martial arts ay ginagamit ang nunchaku para sa pag-atake at depensa. Dahil nababaluktot ito ay mabilis at maraming galaw ang kayang gawin ng gumagamit nito. Ang pagsasanay ay nagpapalakas ng coordination, bilis at lakas. Subalit, maraming bansa ang nagbawal sa nunchaku dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, delikado ito at maaring makasakit ng malala, lalo na sa ulo at katawan. Pangalawa,
ginagamit ito ng mga kriminal dahil madaling itago at gamitin sa maliliit na space. Pangatlo, madalas itong ginagamit ng mga gang sa pakikipaglaban. At pang-apat, ang tigas ng kahoy o metal at ang kakayahang mabali ay nagdudulot ng seryosong pinsala. Kaugnay nito, ilan sa mga bansang nagbabawal sa nunchaku ay ang United Kingdom, Germany, Canada, Australia at maraming estado sa United States. Sa United Kingdom ay bawal ito sa ilalim ng Offensive Weapons Act 1996. Sa Germany naman ay kontrolado ito sa ilalim ng Weapons Act. Sa Canada ay bawal ito ayon sa Criminal Code of Canada. Sa Australia, bawat estado at teritoryo ay may sariling batas na nagbabawal sa nunchaku. At sa United States ay maraming estado ang nagbabawal dito. Pero sa ibang lugar ay pinapayagan ang nunchaku sa martial arts training at demonstration. Kailangan sundin ang mga patakaran at kumuha ng permits kung kinakailangan. Kailangan din ng disiplina at pag-iingat sa pagsasanay gamit ang nunchaku. Mahalaga ang pagsusuot ng protective gear at tamang pamamaraan upang maiwasan ang aksidente. Number 4. Shuriken. Ang shuriken o throwing star ay isang traditional weapon ng mga ninja sa Japan. Kahit maliit ito ay kaya nitong magdulot ng matinding pinsala, kung kaya't bawal itong gamitin bilang self-defense gadget sa maraming bansa. Gawa naman sa metal ang shuriken at iba't iba ang hugis nito, pero ang pinakakilala ay para itong bituin na may matutulis na talim. Samantala, ginagamit ang shuriken sa pagtapon sa kalaban at ang matutulis na talim nito ay kayang tumagos sa balat at magdulot ng malalim na sugat. Sa kasalukuyan ay itinuturing ito bilang mapanganib na sandata dahil sa posibilidad na magdulot ng seryosong pinsala o kamatayan. Dahil dito ay maraming bansa tulad ng United States, Canada at United Kingdom ang naglagay ng mahigpit na batas sa pagmamay-ari at paggamit ng mga ito. Gayon din, bawal ang shuriken hindi lang dahil delikado ito, kundi dahil din sa koneksyon nito sa mga gang at criminal activities. Sa ilang lugar, ang pagdadala ng shuriken ay itinuturing na malaking kasalanan at ang paglabag dito ay may mabigat na parusa. Karaniwan, ang pagbebenta at pagbili ng shuriken ay limitado sa mga licensed collectors at mga nagpa-practice ng martial arts. At ang paggamit nito sa criminal activities ay may mas mabigat na kaparusahan. Number 5, pepper spray. Ang pepper spray na tinatawag ding OC spray ay isang kilalang gamit para sa self-defense. Ito ay gawa sa katas ng sili na nagdudulot ng matinding sakit sa mata, balat at paghinga. Kapag na-spray sa mukha ng tao ay nagiging sanhi ito ng sobrang hapdi, pamumula ng mata, hirap sa paghinga at minsan ay pagsusuka. Ang epekto nito ay karaniwang tumatagal ng 15 hanggang 45 minutes, pero minsan ay mas matagal pa. Ngunit sa ilang bansa, tulad ng mga bahagi ng Europe at Asia, ay ipinagbabawal ang pepper spray dahil ito ay masyadong delikado. Ang mga pangunahing dahilan ng pagbabawal ay ang posibilidad na magamit ito sa maling paraan, ang matinding epekto sa kalusugan, at ang posibilidad ng maling paggamit nito. Sa mga lugar na ito, ang pagdadala at paggamit ng pepper spray ay mahigpit na binabantayan at maaaring magdulot ng legal punishment. Samantala, isang dahilan kung bakit bawal ang pepper spray ay dahil maaari itong magdulot ng malubhang pinsala, lalo na sa mga taong may problema sa paghinga tulad ng hika. Ang pagkakalantad sa pepper spray ay maaaring magdulot ng matinding hirap sa paghinga, na maaaring maging dahilan ng pagkamatay sa mga bihirang kaso. Bukod dito, ay may mga insidente din kung saan ang pepper spray ay ginamit ng labis ng mga pulis na nagdulot ng malubhang pinsala at kontrobersya. Pero sa kabila ng mga panganib na ito, ay maraming tao ang naniniwala na ang pepper spray ay epektibong paraan ng pagdepensa sa sarili, lalo na para sa mga kababaihan at mga taong mahina ang pangangatawan. Number 6, batons. Ang batons o batuta ay mga self-defense tools na kadalasang ginagamit ng pulis at security guards. Gawa ito sa matibay na materials tulad ng metal o kahoy at dinisenyo para protektahan laban sa mga banta. Sa maraming bansa ay bawal gamitin ng mga ordinaryong tao ang batons dahil masyado itong malakas. Ang batons ay ginagamit sa iba't ibang paraan, mula sa pagharang ng pag-atake hanggang sa pagdepensa. Ang extendable batons, halimbawa, ay pwedeng itago sa bulsa o bag at mabilis na mahila kapag kailangan.
Kilala ito dahil madali itong dalhin at gamitin, pero dahil sa sobrang lakas nito ay pwede itong magdulot ng matinding pinsala o kahit kamatayan kung maling magagamit. Samantala, isa sa mga dahilan kung bakit bawal ang batons ay dahil sa posibleng pinsala na dala nito. Kapag ginamit ng walang sapat na kaalaman, ay pwede itong magdulot ng bone fracture, pagdurugo sa loob ng katawan, o matinding pinsala sa ulo. Kailangan ng tamang pagsasanay sa paggamit ng baton para maiwasan ang labis na paggamit ng lakas. Nababahala din ang mga awtoridad na ang madaling pagkuha ng batons ay magdudulot ng delikadong sitwasyon. Gayun din, sa ilang bansa ay mahigpit na kinokontrol ang pagdadala at paggamit ng batons. Kailangan ng mga security personnel na dumaan sa special training at kumuha ng lisensya para magdala ng baton. Number 7, hand claws. Ang hand claws o nekote ay mga sandata na ginamit ng mga ninja sa Japan. Ang nekote ay nangangahulugang kuko ng pusa dahil ginagaya nito ang matutulis na kuko ng pusa para sa mabilis at matalim na pag-atake. Ang nekote ay gawa sa matutulis na bakal o tanso at ikinakabit sa mga daliri gamit ang mga singsing o tali. Ang bawat claw ay may haba na 1 hanggang 2 inches. Sapat na ito upang makapanakit pero madaling dalhin. Noon ay ginagamit ito ng mga babaeng ninja para sa pag-akyat sa mga pader o tahimik na pagsira sa kalaban. Pero sa ngayon ay bawal nang gamitin ang nekote bilang pang self-defense dahil masyadong delikado ito para sa mga tao. At dahil sa kanilang kakayahang makapanakit ng matindi ay ipinagbabawal ito sa maraming bansa. Ang nekote ay maaaring magdulot ng malalim na sugat at makasira sa mga ugat o organs na posibleng magresulta sa permanenteng kapansanan o kamatayan. Gayun din, ang hitsura at paggamit nito ay nagdudulot ng takot at panganib, lalo na sa mga pampublikong lugar. Karagdagan pa, bawal ang nekote dahil maaari itong gamitin sa labis na karahasan. Madali itong maitago at mabilis na mailabas, kaya nakakagulat at mahirap depensahan. Dahil dito ay napagdesisyonan ng mga authorities na ipagbawal ang pagdadala at paggamit ng nekote para sa kaligtasan ng publiko. Pero kahit bawal na ngayon, ang nekote ay bahagi pa rin ito ng kasaysayan at kultura ng Japan. Maraming martial arts enthusiasts at historians ang patuloy na nag-aaral at nagtatago ng mga sandatang ito sa mga controlled areas tulad ng mga museum o private collection. Number 8, Kubotans with Hidden Blades. Ang kubutan na may nakatagong talim ay isang self-defense tool na madalas ipinagbabawal dahil sa panganib nito. Ang kubutan ay isang maliit na metal na tubo na ginagamit para sa self-defense upang mapalakas ang mga pag-strike sa mga pressure points ng katawan. May mga kubutan na may nakatagong talim na matalas at maaaring makasugat ng isang attacker. Dahil dito ay ipinagbabawal ang mga ganitong kubutan sa maraming lugar dahil sa panganib na posibleng idulot nito lalo na sa mga tao. Kaugnay nito, sa United States ay maraming estado ang nagbabawal sa kubutan na may talim dahil sa mga batas hinggil sa paggamit ng mga armas. Ang mga ganitong gadget ay maaaring magdulot ng aksidente o hindi pagkakaintindihan kung kaya't hindi pinapayagan na gamitin ito ng publiko. Samantala, ang mga kubutan na walang talim ay maaaring legal, ngunit ang pagkakaroon ng talim ay nagdadala ng higit pang problema. Bago bumili o gumamit ng ganitong gadget, ay mahalaga na siguraduhin alamin ang mga local regulations para maiwasan ang anumang legal issues. Number 9, Sword Cane. Ang sword cane ay isang tungkod na may nakatagong espada sa loob. Ipinagbabawal ito sa maraming lugar dahil delikado at maaaring makasakit. Samantala, noong 18th at 19th century sa Europe, ay ginagamit ng mga mayayaman ang sword cane. Bukod sa pagiging simbolo ng yaman, ay ginagamit din nila ito bilang proteksyon laban sa mga magnanakaw at masasamang tao. Subalit, mukhang ordinaryong tungkod lamang ang sword cane pero may nakatagong talim sa loob. Gawa ito sa matibay na kahoy o metal. Ang hawakan ay pwedeng bunutin para mailabas ang espada kapag may panganib. Ginagamit rin ito para depensahan ang sarili kapag may umaatake. Hindi rin naman halata sa publiko, kaya nakakagulat ito para sa mga kalaban. Pero delikado ito, kaya dapat pa rin gamitin ng maingat. Ngunit dahil sa panganib ng sword cane, ay maraming bansa ang nagbawal sa paggamit at pagbebenta nito. Sa United States, ay itinuturing ito bilang nakatagong sandata at ilegal sa maraming estado.
pero may mabigat din na parusa tulad ng pagkakulong at multa kapag nahuli. Sa United Kingdom naman ay bawal din ang sword cane. Ang sinumang mahuhuli na may ganitong gamit ay pwedeng makasuhan. Sa Canada at Australia ay bawal din ito at may katapat na parusa para sa sinumang lalabag dito. Gayun din naman, ang pagbabawal sa sword cane ay para rin sa kaligtasan ng publiko. Dahil nais ng mga batas na maiwasan ang anumang karahasan at pinsala. Sa kabilang banda ay may mga tao naman na naniniwalang karapatan nilang magkaroon ng ganitong gamit para protektahan ang sarili at pamilya. Number 10, balisong. Ang balisong na tinatawag ding butterfly knife ay isang espesyal na kutsilyo mula sa Pilipinas, partikular sa Batangas. Ang balisong ay bahagi na ng kulturang Pilipino sa loob ng maraming taon. Ang pangalan nito ay nagmula sa salitang bali na nangangahulugang tiklop at sung na tumutukoy sa sungay dahil sa itsura ng hawakan. Sa Batangas, ang paggawa ng balisong ay isang tradisyon na ipinapasa mula sa isang henerasyon papunta sa susunod. Sa Pilipinas, ginagamit ang balisong sa iba't ibang paraan. Maari itong gamitin sa pang-araw-araw na gawain tulad ng paghiwa ng prutas o pambukas ng sulat. Kilala rin ito bilang gamit sa self-defense. Maraming tao ang nahuhumaling sa paggamit ng balisong dahil sa mga tricks na maaaring gawin dito. Ang paghawak at paggamit ng balisong ay nangangailangan ng kasanayan at pagsasanay. Bagaman maraming gamit ang balisong ay itinuturing itong mapanganib na armas sa maraming bansa. Dahil dito ay ipinagbabawal ang pagmamay-ari, pagdadala o pagbebenta ng balisong sa maraming lugar. Kaugnay nito, ang pangunahing dahilan ng pagbabawal sa balisong ay dahil madali itong maitago at mabilis na mabuksan. Ang bilis ng aksyon na maaaring gawin gamit ang balisong ay nagiging sanhi ng pag-aalala para sa kaligtasan ng publiko. Dahil madali itong magamit sa mga krimen, ay maraming batas ang naglalayong kontrolin ang paggamit at pagmamay-ari nito. At kahit na ipinagbabawal sa maraming lugar, ang balisong ay nananatiling mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Number 11, concealed firearms. Ang concealed firearms o mga tagong baril ay isang uri ng self-defense gadget na ipinagbabawal sa maraming bansa dahil sa kanilang sobrang lakas at delikadong epekto. Ang mga baril na ito ay maliit at madaling maitago sa ilalim ng damit, bag o iba pang gamit. Dahil dito, mahirap para sa mga awtoridad na malaman kung sino ang may dala nito. Samantala, madalas gamitin ang mga concealed firearms sa krimen dahil madali itong dalhin at malakas ang epekto. Bagaman epektibo ito sa self-defense, ay mataas din ang panganib ng aksidente at maling paggamit na maaaring magdulot ng seryosong pinsala o kamatayan. Sa maraming bansa, kabilang na ang Pilipinas, ay bawal ang pagdadala ng concealed firearms nang walang tamang permit at dokumento. Ang paglabag dito ay may mabigat din na parusa tulad ng pagkakulong at mataas na multa. Ngunit, ginawa ang batas na ito upang mabawasan ang karahasan at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Maliban dito, ang mga concealed firearms ay malaking issue rin sa public safety at law enforcement. Kailangang maging mapagbantay ang mga pulis at iba pang tagapagpatupad ng batas upang matukoy ang mga may dala nito. Dahil dito ay nagsasagawa sila ng regular checkpoint, random inspection at mahigpit na background check upang mapigilan ang ilegal na pagdadala ng mga armas na ito. Number 12, hidden belt knives. Ang hidden belt knives ay mga ipinagbabawal na self-defense gadgets dahil sa kanilang pagiging mapanganib. Ang mga patalim na ito ay mukhang ordinaryong sinturon lamang pero may nakatagong kutsilyo sa loob ng buckle o strap. Ginawa ito para madaling makuha ang patalim ng hindi napapansin na nagiging sanhi naman ng panganib sa kaligtasan ng tao. Samantala, marami ring problema ang paggamit ng hidden belt knives. Una, hindi halata na may dalang sandata ang isang tao, kaya nagkakaroon ng maling sense of security ang mga tao sa paligid. Pangalawa, ang mga patalim na ito ay pwedeng gamitin sa biglaang pag-atake na hindi inaasahan na nagiging sanhi ng seryosong pinsala o pagkamatay. Kaugnay pa nito, maraming bansa at estado ang nagbawal sa paggamit ng hidden belt knives dahil sa sobrang delikado ng mga ito. Layunin ng mga batas na ito na protektahan ang publiko mula sa posibleng pag-abuso at masiguro na ang mga self-defense gadgets ay ginagamit lang sa tamang paraan.
ngunit ang pagkakaroon ng ganitong uri ng patalim ay may kasamang mabibigat na parusa tulad ng pagkakakulong at malalaking multa. Bagaman pwedeng magbigay ng proteksyon, ang hidden belt knives ay mas malaki pa rin ang panganib na dulot nito. Ang mga insidente rin ng pananaksak at pananakit gamit ang ganitong uri ng patalim ay nagiging mas madali dahil sa kanilang kakayahang itago ang patalim sa simpleng hitsura ng isang sinturon. Number 13. Improvised Explosive Devices. Ang improvised explosive devices ay mga pampasabog na gawa mula sa mga karaniwang materials. Kadalasang ginagamit ang mga ito sa terorismo at mga gerilya. Maaring gawin ang mga IED mula sa iba't ibang bagay, mula sa mga chemical hanggang sa mga komplikadong kagamitan. Kilala din ang mga IED sa kakayahan nilang magdulot ng matinding pinsala na maaring magresulta sa pagkamatay o pagkakasugat ng tao at pagkasira ng ari-arian. Gayun din naman, ang paggamit ng improvised explosive devices para sa self-defense ay napakamapanganib at illegal sa maraming bansa. Ang mga ito ay itinuturing na illegal na armas dahil sa panganib na magdulot ng malawakang pinsala. Ang paggawa at paggamit ng mga improvised explosive devices para sa personal na proteksyon ay hindi lang labag sa batas, kundi napakamapanganib din dahil maaari itong magdulot ng aksidenteng pagsabog. Maraming bansa ang may mahigpit na batas laban sa paggawa at paggamit ng IEDs. Ang mga batas na ito ay may layuning protektahan ang publiko mula sa panganib ng mga pampasabog na ito. Ang mga awtoridad naman ay nagtatrabaho din upang alisin ang mga IEDs sa mga komunidad upang mapanatili ang kaligtasan. Number 14, Hidden Lipstick Knives. Ang hidden lipstick knives ay isang uri ng armas na nakatago sa loob ng lipstick. Bagamat mukhang ordinaryong lipstick lamang, pero may matalim na kutsilyo pala sa loob nito na maaaring magdulot ng malubhang pinsala. Ipinagbabawal ang mga ganitong armas dahil sa panganib na dulot nito sa seguridad. Ang pangunahing dahilan ng pagbabawal sa hidden lipstick knives ay dahil madali silang makalusot sa mga security checks tulad ng metal detectors sa mga airports. Dahil maliit at hindi kapansin-pansin ay maaaring dalhin ito ng isang tao nang hindi nahahalata na nagiging sanhi ng panganib. Bukod sa kakayahang makalusot, ang hidden lipstick knives ay delikado rin dahil sa matalas na talim nito. Madali itong gamitin sa isang pag-atake kung kaya't nagiging banta ito sa kaligtasan ng mga tao. Dagdag pa rito, maraming bansa tulad ng United States, Canada at mga bansa sa Europe ang may mahigpit na batas laban sa mga ganitong armas. Ipinagbabawal ang mga ito upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Samantala, mahalaga ring malaman na ang pagkakaroon o paggamit ng hidden lipstick knives nang walang permission ay maaaring magdulot ng legal problems. Ang mga awtoridad ay nag-i-inspeksyon para sa mga ilegal na armas at maaaring magresulta ito sa pag-aresto o multa. Number 15, Flashlight Stun Guns. Ang flashlight stun guns ay mga aparatus na may flashlight at stun gun na pinagsama. Ginagamit ito para magbigay ng ilaw at magbigay ng electric shock kung kinakailangan. Subalit, ang problema ay ang stun gun sa device na ito ay may sobrang taas na voltage na maaring magdulot ng seryosong pinsala o maaring ng kamatayan. Ang ilang models ay may voltage na umabot sa 1 million volts na masyadong mataas. Dahil dito ay ipinagbabawal ang mga flashlight stun guns sa maraming lugar. Madali din itong magamit sa maling paraan kung kaya't maaari itong magdulot ng panganib sa ibang tao o sa gumagamit mismo ng bagay na ito. Ang mga batas na ito ay ginawa para protektahan ang lahat mula sa mga panganib na dulot ng mga ganitong uri ng gadget. Sa madaling salita, kahit maaaring makatulong ang flashlight stun guns para sa self-defense, ay sobrang delikado naman ng mga ito kung kaya't maraming lugar ang nagbabawal sa kanila. Ang mga regulations ay may layunin ding tiyakin ang kaligtasan ng lahat.